Kumusta po mga kaibigan? Tayo po ngayon ay muling magpapatuloy sa pag-aaral at pagbabasa ng libro Ang Malaking Tunggalian na isinulat ni Ellen G. White. Tayo po ay nasa 15th kabanata na ito po ay pinamagatang Biblia at ang French Revolution. Bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, amin pong inaanyayahan ang inyong pagsama sa aming pag-aaral ng kabanatang ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong 16th, ang Reformasyon na nagpapakita ng isang bukas na Biblia sa mga tao ay humingi ng pagpasok sa lahat ng mga bansa ng Europa. Ang ilang mga bansa ay tinatanggap ito na may kagalakan bilang isang mensahero ng langit. Sa ibang mga lupain, ang pagkapapa ay nagtagumpay sa isang malawakang pagpigil sa pagpasok nito at ang ilaw ng kaalaman sa Biblia kasama ang nakataas na impluwensya nito ay halos hindi na maisama. Sa isang bansa, kahit na ang ilaw ay nakakita ng pasukan, hindi ito naiintindihan ng kadiliman. Sa loob ng maraming siglo, ang katotohanan at kamalian ay nagpumilit para sa karunungan. Sa wakas ay nagtagumpay ang kasamaan at ang katotohanan ng langit ay itinapong. Ito ang paghahatol na ang ilaw ay dumating sa sanglibutan at ang mga tao ay minamahal ang kadiliman kaysa ang ilaw. Ang bansa ay naiwan upang umani ng mga resulta ng kurso na kanyang pinili. Ang pagpipigil ng Espiritu ng Diyos ay inalis mula sa isang bayan na hinamak ang kaloob ng kanyang biyaya. Piniyagan ang kasamaan na umabot sa kapanahunan at nakita ng buong mundo ang bunga ng sinasadyang pagtanggi sa ilaw. Ang giyera laban sa Biblia na isinagawa sa loob ng maraming daang siglo sa Pransya ay nagtapos sa mga eksena ng imagsikan. Ang kailailakbot na pagsiklab na iyon ay ang lehitimong resulta ng pagpigil ng Roma sa banal na kasulatan. Inilahat nito ang pinakakapansin-pansin na ilustrasyon na nasaksihan ng mundo tungkol sa pagtatapos ng patakaran ng Papa, isang paglalarawan ng mga resulta kung saan sa loob ng higit sa 1,000 na taon ang turo ng simbahang Romano ay naging pamantayan. Ang pagpigil sa banal na kasulatan sa panahon ng pagkasupremo ng Papa ay inihula ng mga propeta at ang revelador ay tumuturo din sa mga kailalakbot ng mga resulta na matutukoy lalo na sa France mula sa pangingibabaw ng tao ng kasalanan. Sinabi ng anghel na Panginoon, ang banal na bayan ay kanilang yayapakan sa 42 buwan at bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking 2 saksi at sila ay manghuhula ng 1,260 araw na nakabalot ng kayong magaspang. At kapag natapos na nila ang kanilang patotoo, ang hayop na aakyat mula sa kailaliman na hukay ay makikipaglaban sa kanila at papatayin sila. At ang kanilang mga bangkay ay nangahiga sa lansangan ng dakilang lungsod na tinatawag na espiritual na ang Sodoma at Ehipto, kung saan ipinako din sa krus ang ating Panginoon at silang nagsisitahan sa lupa ay magagalak sa kanila at magsasaya at magpapadala ng mga regalo sa isa't isa sapagkat pinahirapan ng 2 propetang ito ang mga tumira sa lupa. At pagkaraan ng 3 araw at kalahati, ang espiritu ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y tumayo at may malaking takot sa kanila na nakakita sa kanila. Ang mga panahong binanggit dito, 42 buwan at 1,260 araw ay pareho. Magkatulad na kumakatawan sa oras kung saan ang Iglesia ni Cristo ay magdurusa mula sa Roma. Ang 1,260 taon ng pagkalupig ng Papa ay nagsimula noong AD 538 at sumakatuwid ay tatapusin noong 1,798. Sa oras na iyon, isang sundalong Pransya ang pumasok sa Roma at ginawang bilanggo ang Papa at namatay siya sa pagkatapon. Bagaman ang isang bagong Papa ay napili kaagad, ang hierarchy ng Papa ay hindi pa nagagamit mula sa kapangyarihan na dating nagmamay-ari nito. Ang pag-uusig ng simbahan ay hindi natuloy sa buong panahon ng 1,260 taon. Ang Diyos
Sa awa sa kanyang mga tao ay nagbawas ng oras ng kanilang maalam na pagsubo. Sa paghula ng malaking kabigatian, nasasapitin ng iglesia sinabi ng tagapagligtas. Maliban sa paigliin ang mga araw na iyon, walang maliligtas na laman. Ngunit dahil sa mga inirang ay pinaigli ang mga araw na iyon. Sa pamamagitan ng impluwensya ng Reformasyon, ang pag-uusig ay natapos bago ang 1798. Tungkol sa dalawang saksi, ang karagdagang idiniklara ng propeta, ito ang dalawang puno ng olibo at ang dalawang kandelaro na nakatayo sa harapan ng Diyos ng lupa. Ang iyong salita, sabi ng salmista, ay isang ilawan sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Ang dalawang saksi ay kumakatawan sa mga banal na kasulatan ng luma at bagong tipan, parehong malagang mga patotoo sa pinagmulan at pagpapatuloy ng batas ng Diyos, parehong mga saksi rin sa plano ng kaligtasan. Ang mga uri, sakripisyo at hula ng lumang tipan ay tumutukoy sa darating na tagapagligtas. Ang mga ebanghelyo at sulat ng bagong tipan ay nagsasabi tungkol sa isang tagapagligtas na dumating sa eksaktong paraan na inulaang ayon sa uri at hula. Manguhula sila ng 1,230 puntos na mga araw na nakasuot ng kayong magaspang. Sa higit na bahagi ng panahong ito, ang mga saksi ng Diyos ay nanatili sa isang kalagayan ng katiliman. Ang kapangyarihang Papa ay nagangad na itago mula sa mga tao ang salita ng katotohanan at inilagay sa harap nila ang mga maling saksi upang salungatin ang patotoo nito. Kapag ang Biblia ay naitala ng reliyos at sekular na otoridad, nang ang patotoo nito ay napangitain at ang bawat pagsisikap na nagawa ng mga kalalakihan at demonyo na maimpeto upang maiikot ang isipan ng mga tao mula rito, nang ang mga naglakas loob na ipahayag ang mga sagradong katotohanan nito ay inabol, ipinagkanulo, pinahirapan, inilibing sa mga piitan, pinatay para sa kanilang pananampalataya o pinilit na tumakas patungo sa mga bundok ng bundok at sa mga lungga at kuweba ng mundo, kung gayon ang mga tapat na saksi ay naghula sa sako. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa kanilang patotoo sa buong panahon ng 1,260 taon. Sa mga madilim na panahon, mayroong mga tapat na kalalakihan na gustong gusto ang salita ng Diyos. Sa mga tapat na tagapaglingkod na ito ay binigyan ng karunungan, kapangyarihan at otoridad na deklara ang kanyang katotohanan sa buong panahon na ito. At kung ang sino man ay nais manakit sa kanila, ang apoy ay lumalabas sa kanilang bibig at tinubog ang kanilang mga kaaway. At kung may sino mang manakit sa kanila, siya ay dapat pumatay sa ganitong paraan. Ang mga kalalakihan ay hindi kayang makatapak sa salita ng Diyos. Ang kahulugan ng nakakatakot na pagtuligsa na ito ay nakalagay sa huling kabanata ng Apokalipsis. Pinatototohanan po sa bawat tao na nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdaragdag sa mga bagay na ito, ang Diyos ay magdaragdag sa kanya ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay humiwalay sa mga salita ng aklat ng hula na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay at sa banal na bayan at sa mga bagay na nakasulat sa librong ito. Apokalipsis 22, talatang 18-19. Ganito ang mga babala na ibinigay ng Diyos upang bantayan ang mga tao laban sa pagbabago sa anumang pamamaraan na kanyang isinuwalat o iniutos. Ang mga solemne na pananambitang ito ay nalalapat sa lahat na sa pamamagitan ng kanilang impluensya ay akayin ang mga tao na pansinin ang batas ng Diyos. Dapat silang maging sanhi ng takot at panginginig ng mga taong palihim na ipinapahayag ito ng isang maliit na bunga kung susundin natin ang batas ng Diyos o hindi. Lahat ng nagtataas ng kanilang sariling mga opinyon sa itaas ng banal na paghahayag, lahat na magbabago ng malinaw na kahulugan ng banal na kasulatan upang umangkop sa kanilang sariling kaginhawahan o para sa kapakanan ng pagsunod sa mundo ay kumukuha sa kanilang sarili ng isang nakakatakot na responsibilidad.
ang mga nakasulat na salita, ang batas ng Diyos ay susukat sa katangian ng bawat tao at kinokondena ang lahat na idedeklara ng hindi nagkakamali na pagsubok na ito na kulang. Kapag natapos na nila ng kanilang patotoo, ang panahon kung kailan ang dalawang saksi ay dapat manghula na nakasuot ng kayong sako natapos noong 1798 habang papalapit na sila sa pagwawakas ng kanilang gawain sa kadiliman, ang digmaan ay gagawin sa kanila ng kapangyarihan na kinakatawanan bilang hayop na umaakyat mula sa kailaliman ng hukay. Sa marami sa mga bansa ng Europa, ang mga kapangyarihang namuno sa simbahan at estado at sa loob ng daang siglo ay kontrolado ni Satanas sa pamamagitan ng daluyan ng pagkapapa, ngunit narito upang tingnan ng isang bagong nagpapakita ng kapangyarihang sataniko. Ito ang naging patakaran ng Roma sa ilalim ng isang propesyon ng paggalang sa Biblia. Naikulong ito sa isang hindi kilalang dila at may tago mula sa mga tao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang mga testigo ay nagpro-proposiya na nakadamit ng kayong sako. Ngunit ang isa pang kapangyarihan, ang hayop mula sa kailalimang hukay, ay babangon upang magbukas ng ngakong digmaang laban sa salita ng Diyos. Ang dakilang lungsod, kung kaninong mga kalye ang mga saksi ay pinatay at kung saan nakasalalay ang kanilang mga patay na katawan ay espiritual na Ehipto. Sa lahat ng mga bansa na ipinakita sa kasaysayan ng Biblia, buong tapang na tinanggihan ng Ehipto ang pagkakaroon ng buhay na Diyos at nilabanan ang kanyang mga utos. Walang sinumang kaharian ang nakipagsapalaran sa mas bukas at mataas na pag-aalsa laban sa otoridad ng langit kaysa sa hari ng Ehipto. Nang ang mensahe ay parating sa kanya ni Moises sa pangalan ng Panginoon, buong pagmumalaking sumagot si Faraon, "Sino ang Panginoon na aking didinggin ang kanyang tinig upang pakawala ng Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutan ang Israel." Exodus Kabanata 5, talatang 2. Ito ay ateismo at ang bansang kinatawanan ng Ehipto ay magbibigay ng tinig sa isang katulad na pagtanggi sa mga paghahabol ng buhay na Diyos at magpapakita ng isang katulad na diwa ng kawalan ng paniniwala at pagsuway. Ang dakilang lungsod ay inihambing din espiritual sa Sodoma. Ang mga katiwalian ng Sodoma sa paglabag sa batas ng Diyos ay lalong ipinakita sa kalaswaan at ang kasalanan na ito ay dapat ding maging isang pangunahing katangian ng bansa na dapat tuparin ang mga pagtutukoy ng banal na kasulatan ito. Ayon sa mga salita ng propeta, pagkatapos kaunti bago ang taong 1798 ang ilang kapangyarihan ng satanikong pinagmulan at karakter ay babangon upang makipagbaka sa Biblia at sulupain kung saan ang patotoo ng dalawang saksi ng Diyos ay dapat na patahimikin, magkaroon ng pagpapakita ng kawalan ng ateismo ng paraon at ang kalaswaan ng Sodoma. Ang hula na ito ay nakatanggap ng isang pinaka-eksakto at kapansin-pansin na katuparan sa kasaysayan ng Pransya sa panahon ng Rebolusyon noong 1793, ang mundo sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ang isang pagpupulong ng mga kalalakian na ipinanganak at pinag-aralan sa sibilisasyon at inaangkin ng karapatang pamahalaan ang isa sa pinakamagaling sa mga bansang Europa. Itinaas ang kanilang pinag-isang tinig upang tanggihan ang pinakasolemne na katotohanan na natatanggap ng kaluluwa ng tao at talikdan ng buong pagkakaisa ang paniniwala at pagsamba sa isang Diyos. Ang Pransya ang nag-iisang bansa sa buong mundo na nauugnay sa katotohanan na bilang isang bansa ay itinaas niya ang kanyang kamay sa bukas na paghihimagsik laban sa mayakda ng sansinukob. Maraming mga manlalait, maraming mga taong hindi naniniwala sa reliyon ay nagpatuloy na sa Inglaterra, Alemanya, Espanya, at sa kung saan man. Ngunit ang Pransya ay hiwalay sa kasaysayan ng mundo bilang nag-iisang estado na
sa pamamagitan ng atas ng kanyang batas ang pambansa. Sinabi na walang Diyos at kung saan ang buong populasyon ng ang kabisera at isang nakararami sa ibang lugar, mga kababaihan pati na rin mga kalalakihan, sumayaw at umawit nang may kagalakan sa pagtanggap ng anunsyo. Inilahad din ng Pransya ang mga katangian na lalo na nakikilala ang Sodoma. Sa panahon ng himagsikan, mayroong mahayag na estado ng pagkabulok na moral at katiwalian na katulad ng nagdulot ng pagkawasak sa mga lungsod ng kapatagan. At ipinakita ng mananalaysay ng magkakasama ang hindi pag-aakala ng Diyos at ang kalikuan ng Pransya tulad ng ibinigay sa propesiya. Mahigpit na nauugnay sa mga batas na nakakaapekto sa reliyon ay ang pagtanggal sa bisa ng kasal, ang pinakasagradong pakikipag-ugnayan na maaaring mabuo ng mga tao at ang pananatili nito na pinangungunahan ng masindi na pagsasama-sama ng lipunan. Sa estado ng isang simpleng kontratang sibil ng isang pansamantalang individual na kung saan ang sinumang dalawang tao ay maaaring makisali at palayain sa kasiyahan. Kung ang mga kaibigan ay nagtakda sa kanilang sarili upang maghanap ng paraan ng pinakamabisang pagwasak sa anumang kagalang-galang, kaaya-aya o permanenteng buhay sa tahanan at sa pagkakaroon ng sabay na pagtitiyak na kamalian ng kanilang layunin na likhain ay dapat na mapanatili mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, hindi nila maimbento isang mas mabisang plano na ang pagkasira ng pag-aasawa. Si Sophie Arnold, isang artista na sikat, sa nakatatawa na sinabi niya, ay inilarawan ang kasal sa Republika bilang sakramento ng pangangalunya. Kung saan ang ating Panginoon ay pinako sa krus, ang pagtutukoy na ito ng hula ay natupad din ng Pransya. Sa walang lupain, nagkaroon ng diwa na pagkapuot laban kay Kristo na higit na kapansin-pansin na ipinakita. Walang bansa na nakatagpo ang katotohanan ng mas mapait at malupit na pagtutol. Sa pag-uusig na binisita ng France sa mga nagkumpisal ng Ebanghelyo, ipinako niya sa krus si Kristo sa katauhan ng kanyang mga disipulo. Siglo bawat siglo, ang dugo ng mga santo ay naula. Habang inilatag ng mga Waldenses ang kanilang buhay sa mga bundok ng Piedmont para sa salita ng Diyos at para sa patotoo ni Jesucristo, ang katulad na pagsaksi sa katotohanan ay naitala ng kanilang mga kapatid, ang mga Waldenses ng Pransya. Sa mga araw ng Reformasyon, ang mga alagad nito ay pinatay sa mga kakilakilabot na pagpapahirap. Ang hari at mga maharlika, kababaihan na may mataas na pusong bata at masela ng mga dalaga, ang mga pagmamataas at kalwalatian ng bansa ay pinagmasda ng kanilang mga mata sa mga paghihirap ng mga martir ni Jesus. Ang matapang na Huguenots, nakikipaglaban para sa mga karapatang iyon na pinaging banal ng puso ng tao, ay nagbuhos na kanilang dugo sa maraming pinaghirapang bukid. Ang mga Protestante ay binibilang bilang mga labag sa batas. Isang presyo ang itinakda sa kanilang mga ulo at sila ay hinabol tulad ng mga mabangis na hayop. Ang simbahan sa disyerto, ang ilang mga inapo ng mga sinaunang Kristiyano na nanatili pa rin sa Pransya noong 18th century na nagtatago sa mga bundok ng Timog, itinatago pa rin ang pananampalataya ng kanilang mga ama habang nakikipagsapalaran silang magkita sa gabi. Sa tabi ng bundok o malungkot na lugar, hinabol sila ng mga dragon at kinalatkad patungo sa panghabang buhay na pagkaalipin sa mga galing. Ang pinakadalisay ng mga pinuno at pinakamatino na Pranses ay nakakadena sa kakilakilabot na pagpapahirap sa gitna ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Ang iba pa na higit na may kaabagan na pakikitungo ay pinaril dahil walang sandata at walang magawa, lumuhod sila sa panalaki. Daan-daang mga matandang lalaki, walang pagtatanggol na kababaihan at inosenteng bata ang naiwan na patay sa lupa sa kanilang lugar ng pagpupulong. Sa pagtahak sa tabi ng bundok o kagubatan kung saan nasanay na silang magtipon, hindi pangkaraniwan ang makahanap ng sa bawat apat na lakad mga patay na katawan na dumidikit sa putikan
at mga bangkay na nakasabit sa mga puno. Ang kanilang bansa, sinayang sa pamamagitan ng tabak, ang palakol, ang baril, ay ginawang isang malawak, malungkot na ilang. Ang mga kalupitan na ito ay naisabatas sa hindi madilim na panahon, ngunit sa napakatalino na panahon ni Louis na 14. Ang agham ay nalinang, munlad ang mga titik, ang mga banal na korte, at ng kabisera ay natutunan at magaling ng mga tao, at lubos na naapektuhan ang mga biyaya ng kahinahunan at kawang gawa. Ngunit ang pinakamadilim sa itim na katalogo ng krimen, ang pinakakakilakilabot sa mga mabangis na gawa ng lahat ng kakilakilabot na siglo ay ang St. Bartholomew Massacre. Naaalala pa rin ang mundo sa kilabot ng kilabot ang mga eksena ng pinakaduwag at malupet na atake. Ang hari ng Pransya na hinimok ng mga makaroma na pari at prelado ay pinahiram ang kanyang parusa sa kakilakilabot na gawain. Ang isang kampanilya na tumunog sa ganap na gabi ay isang senyas para sa pagpatay. Ang mga protestante na libo-libo, tahimik na natutulog sa kanilang mga tahanan na nagtitiwala sa masaklap na karangalan ng kanilang hari ay hinila na walang babala at pinatay sa malamig na dugo. Kung paano si Kristo ay hindi nakikitang pinuno ng kanyang mga tao mula sa pagkaalipid ng Ehipto, ganoon din si Satanas na hindi nakikitang pinuno ng kanyang mga nasasakupan sa kakilakilabot na gawain ng pagpaparaming martir. Sa loob ng 7 ang patayan ay nagpatuloy sa Paris, ang unang 3 na hindi mawari at galit. At hindi lang ito sa mismong lungsod, ngunit sa pamamagitan ng espesyal na utos ng hari ay naipaabot sa lahat ng mga lalawigan at bayan kung saan matatagpuan ang mga protestante. Hindi rinispeto ang edad o kasarian, ni ang inosenteng babae o ang lalaking kulay abong buhok ay hindi nakaligtas. Ang marangal at magbubukid, matanda at bata, ina at anak ay pinagsama. Sa buong Pransya, ang pagpatay ay nagpatuloy sa loob ng 2 buwan. 70,000 ng mismong bulaklak ng bansa ang namatay. Nang ang balita tungkol sa patayan ay umabot sa Roma, ang pagsasaya ng mga pari ay walang katulad. At ginantimpalaan ang mensahero ng 1,000 mga korona. Ang kanyon ng Saint Angelo ay kumalabog ng isang masayang pagsaludo at ang mga kampanilya ay tumunog mula sa bawat kastilyo. Ang mga apoy ay naging araw sa gabi. At si Gregorio na 13 na dinaluhan ng mga kardinal at iba pang mga kagalang-galang sa simbahan ay nagpunta sa maabang prosesyon sa simbahan ng Saint Louis, kung saan ang kardinal ni Lorraine ay nagsambit ng isang Te Deum. Isang medalya ay sinaktan upang gunitain ang patayan. At sa Vatican ay maaari pa ring makita ang 3 mga fresko ng Vasari na naglalarawan ng pag-atake sa admiral, ang hari sa konseo na nagplaplano sa patayan, at ang patayan mismo. Nagpadala si Gregory kay Charles ng Golden Rose at 4 buwan. Pagkatapos ng patayan, siya ay nakinig ng kampante sa sermon ng isang pari ng Pransya na nagsalita tungkol sa araw na iyon na puno ng kaligayahan at kagalakan nang matanggap ng balita ang pinakabanal na ama at nagpunta sa taimtim na estado upang magbigay salamat sa Diyos at St. Louis. Ang parehong espiritu ng pinuno na umimok sa St. Bartholomew Massacre ay umantog din sa mga eksena ng rebolusyon. Si Jesucristo ay dineklarang isang impostor at sumigaw na sumigaw ang mga infidels na Pranses na crush the wretch. Magkakasabay ang mapangahas at kalapastanganan at karumaldumal na kasamaan, at ang pinakamababang tao ang pinapabaya ang mga halimaw ng kalupitan at bisyo ay pinakamataas. Sa lahat ng ito, ang kataas-taasang paggalang ay binayaran kay Satanas, habang si Kristo sa kanyang mga katangian ng katotohanan, kadalisayan at di makasariling pagmamahal, ipinako sa krus. At ang hayop na umakyat mula sa kailalimang hukay ay makikipaglaban sa kanila, at siya ay kanilang malalampasan
at papatayin. Ang kapangyariang ateistiko na namuno sa Pransya sa panahon ng himagsikan at ang paghahari ng terrors ay nakipaglaban sa Diyos at sa kanyang banal na salita na hindi pa nasaksihan ng mundo. Ang pagsamba sa Diyos ay tinapos ng pambansang asembleya. Kinokolekta ang mga Biblia at sinunog sa publiko sa bawat posibleng pagpapakita ng pagyamak. Ang batas ng Diyos ay natapakan. Ang mga institusyon ng Biblia ay tinanggal. Ang lingguhang araw ng pahinga ay itinabi. At kapalit nito ang bawat ikasampung araw ay inilaan sa pagsasaya at kalapastanganan. Ipinagbabawal ang binyag at ang komunyon. At ang mga anunsyo ay nailagay nakitang-kita sa mga libingang lugar na idineklarang ang kamatayan ay isang walang hanggang tulong. Ang takot sa Diyos ay sinasabing napakalayo mula sa simula ng karunungan na ito ay simula ng kahangalan. Ipinagbawal ang lahat ng pagsamba sa relihiyon maliban sa kalayaan at sa bansa. Ang obispo ng konstitusyonal na Paris ay dinala upang gampanan ang punong guro na bahagi ng pinakawalang kamuang-muang at iskandalo na pamamalakad na kumilos sa harap ng pambansang representasyon. Dinala siya sa buong prosesyon upang ideklara sa konvensyon na ang relihiyon na itinuro niya sa maraming taon ay sa bawat aspeto isang piraso ng pagkasaserdote na walang pundasyon alinman sa kasaysayan o sagradong katotohanan. Itinakwil niya na solemne at malinaw ng mga termino ang pagkakaroon ng pagkadiyos kung kaninong pagsamba niya inilaan at inialay ang kanyang sarili sa inaharap sa paggalang sa kalayaan, pagkakapatay-pantay, kabutihan at moralidad. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa ang kanyang mga dekorasyong episkopal at tumanggap ng isang kapatiran na yakap mula sa Pangulo ng Kumbensyon. Maraming mga apostatang pari ang sumunod sa limbawa ng kura na ito. At silang nagsisitahan sa lupa ay magagalak sa kanila at magsasaya at magpapadala ng mga regalo sa isa't isa sapagkat pinahirapan ng dalawang propetang ito ang mga tumira sa lupa. Pinatahimik ng France ang nababaldong boses ng dalawang saksi ng Diyos. Ang salita ng katotohanan ay namatay sa kanyang mga kalye at iyong mga kinamumuhian ang mga pag-iigpit at iniatas ng batas ng Diyos ay masayang masaya. Ang mga kalalakihan sa publiko ay tinaligsa ang hari ng langit. Tulad ng mga makasalanan noong una, sila ay sumigaw, paano malalaman ng Diyos at may kaalaman ba sa kataas-taasan? Sa pamamagitan ng mapanirang puri na katapangan halos higit sa paniniwala, ang isa sa mga pari ng bagong kaayusan ay nagsabi, Diyos, kung umiiral ka, ipaghiganti mo ang iyong nasugatan na pangalan. Sinasabi ko sa iyo ang pagsuway, manatili kang tahimik, hindi ka naglalakas ng iyong mga kulog. Sino, pagkatapos nito ay maniniwala sa iyong pagkakaroon? Ano ang isang eko ng hinihingi ng paraon? Sino si Jehovah na aking susundin ang kanyang tinig? Hindi ko kilala si Jehovah. Ang hangal ay sinabi sa kanyang puso, walang Diyos. At idineklara ng Panginoon patungkol sa mga baluktot ng katotohanan ang kanilang kangalan ay mahayag sa lahat. Matapos talikuran ng Pransya ang pagsamba sa buhay na Diyos, ang mataas at matayog na nananahan sa kawalang hanggan, sandali lamang ito hanggang sa siya ay bumaba sa nakakahiya na idolatriya sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos ng dahilan. Sa katauhan ng isang matigas ang ulo ng babae na ito sa kinatawan ng pagpupulong ng bansa at ng pinakamataas na otoridad ng sibil at pambatasan. Sinabi ng istoryador, ang isa sa mga seremonya ng oras na ito na nakakabaliw ay walang kapantay para sa kahangalan na sinamahan ng kawalang kabuluhan. Ang mga pintuan ng kumbensyon ay binuksan sa isang banda ng mga musikero na nauna sa kanila. Ang mga kasapi ng munisipal na katawan ay pumasok sa solemne na prosesyon, pagkanta ng isang himno sa papuri ng kalayaan at pag-escort bilang layunin ng kanilang pagsamba sa inaharap. Isang beling babae na tinawag nilang diyosa ng karunungan
Dahil mula sa loob ng bahay aliwan, siya ay pinakita ng mahusay na anyo at inilagay sa kanan ng Pangulo. At siya ay kanilang kinilala bilang isang batang babae sa bahay aliwan. Ang taong ito, ang pinakaangkop na kinatawan ng karunungan ay kanilang sinasamba. Ang pabansang kombensyon ng Pransya ay nagbigay galang sa publiko. Ang hindi maganda at katawa-tawa na papakilala na ito ay isang paraan at ang paglalagay ng diyosa ng karunungan ay nabago at ginaya sa buong bansa. Sa mga nasabing lugar kung saan ninanais na mga naninirahan ay ipakita ang kanilang mga sarili na katumbas ng lahat ng taas ng himagsik. Sinabi ng tagapagsalita na nagpakilala sa pagsamba sa karunungan, mga mambabatas, ang panatisismo ay nagbigay daan sa pangangatwiran. Ang namula nitong mga mata ay hindi makatiis ng ningning ng ilaw. Sa araw na ito, isang napakalawak na pagpupulong ang nagtipon sa ilalim ng mga Gothic vault na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon muling binitawan ang katotohanan. Doon ay pinagdiriwang ng mga Pranses ang tanging totoong pagsamba ng kalayaan at ng karunungan. Doon nabuo ang aming hangarin para sa kaunlaran ng mga pisig ng Republika. Doon ay iniwan natin ang mga walang buhay na idolo para sa karunungan, para sa imaheng iyon, ang obra maestra ng kalikasan. Nang ang diyosa ay dinala sa kumbensyon, hinawakan siya ng orador at bumaling sa pagpupulong ay nagsabi, mga kamatayan, tumigil sa panginginig bago ang walang lakas ng mga kulog ng isang diyos na nilikha ng iyong mga kinatatakutan. Mula ngayon ay walang kinikilala na diyos kundi ang karunungan. Inaalok ko sa iyo ang pinakadilag at dalisay na imaheng ito. Kung kailangan mo magkaroon ng mga idolo, magsakripisyo lamang sa mga tulad nito, mahulog sa harap ng senado ng kalayaan o belo ng karunungan. Ang diyosa matapos na yumakap ng pangulo ay sumakay sa isang napakamamanghang kotse at isinagawa sa gitna ng napakalawak na karamihan ng tao sa katedral ng Notre Dame. Upang pumalit sa pagkadiyos, doon siya ay itinaas sa mataas na dambana at tinanggap ang pagsamba sa lahat ng naroroon. Sinundan ito, hindi nagtagal pagkatapos ng publikong pagsunog ng Biblia sa isang okasyon. Ang sikat na lipunan ng museo ay pumasok sa bulwagan ng munisipyo na pinulalas, Vive la Raison, at dinadala sa tuktok ng isang poste ang kalahating nasunog na labi ng maraming mga libro. Bukod sa iba pang mga breviary, misas at ang luma at bagong dipan na natapos sa isang malaking apoy, sinabi ng Pangulo, lahat ng mga lokohang mayroon sila, ginawa ang lahi ng tao. Ito ang papery na nagsimula ng gawain na kinumpleto ng ateismo. Ang patakaran ng Roma ay nagawa ang mga kondisyong iyon, panlipunan, pampolitika at reliyoso na nagmamadali sa Pransya upang masira. Ang mga manunulat sa pagtukoy sa mga kakilakilabot na imagsikan ay nagsasabi na ang mga labis na ito ay sisingilin sa trono ng simbahan. Sa mahigpit na ustisya, sila ay sasampahan sa simbahan. Linason ng papery ang kaisipan ng mga hari laban sa Reformasyon bilang isang kalaban sa korona, isang elemento ng pagtatalo na nakamamatay sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ang henyo ng Roma na sa pamamagitan nito ay binigyang inspirasyon ang pinakamalubhang kalupitan at ang pinakapang-apit na pang-aapi na nagsimula sa trono. Ang diwa ng kalayaan ay sumama sa Biblia. Kung saan man natanggap ang Ebanghelyo, ginising ang isip ng mga tao, sinimula nilang itapon ang mga kadena na nagtampos sa kanila ng mga alipin ng kamangmangan, bisyo at pamahiin. Nagsimula silang mag-isip at kumilos bilang mga lalaki. Nakita ito ng mga monarch at nanginig para sa kanilang pagkawasak. Ang Roma ay hindi mabagal upang magapoy ng kanilang mga takot na naiinggit. Sinabi ng Papa sa Regent ng Fransya noong 1525, ang kahibangan na ito ay hindi lamang malito at sisirain ng relihiyon, ngunit lahat ng mga punong-puno, maharlika, batas, utos at ranggo bukod. Huwag malinlang,
guguluhin ng mga Protestante ang lahat ng kaayusang sipil, pati na rin ang relihiyon. Ang trono ay nasa peligro, tulad ng nambana. Pagpapakilala ng isang bagong relihiyon ay dapat kinakailangan magpakilala ng isang bagong gobyerno. At ang mga teologo ay mapila sa pagtanggi ng mga tao sa pamamagitan ng pagdideklara ng mga doktrinang Protestante. Ay inaakit ang mga tao sa pagiging bago at kalokohan. Inanakawan ito ang hari ng taimtim na pagmamahal ng kanyang mga nasasakupan at sinira ang kapwa simbahan at estado. Sa gayon, nagtagumpay ang Roma sa pag-aayos ng Pransya laban sa Reformasyon. Ito ay upang itaguyod ang trono, panatili ang mga maharlika at panatilihin ang mga batas na ang tabak ng pag-uusig ay unang nainit sa France. Hindi napansin ng mga pinuno ng lupain ang mga resulta na nakatakdang patakarang iyon. Ang aral ng Biblia ay maaaring itanim sa isip at puso ng mga tao ang mga prinsipyong iyon ng justisya, pagbibigay, katotohanan, katarungan, at kabutihang loob na siyang pinakapusok ng mga kaunlaran ng isang bansa. Ang katwiran ay tumataas sa isang bansa. Sa gayon, ang trono ay naitatag. Ang gawa ng katwiran ay magiging kapayapaan at ang epekto, katahimikan at katiyakan magpakailanman. Siya na sumusunod sa banal na batas ay tunay na igagalang at susundin ang mga batas ng kanyang bansa. Siya na natatakot sa Diyos ay igagalang ang hari sa paggamit ng lahat ng makatarungan at lehitimong otoridad. Ngunit ang hindi masayang Pransya ay nagbawal sa Biblia at ipinagbawal ang mga alagad nito. Siglo, handang siglo, ang mga lalaking may prinsipyo at integridad, mga kalalakihan na may talino sa intelektual at lakas sa moral, na may lakas ng loob na magbigay ng kanilang paniniwala at pananampalatayang magdusa para sa katotohanan. Sa daang siglo, ang mga lalaking ito ay naghihirap bilang mga alipin sa mga galay, ay namatay sa alipusta o nabubulok sa mga kulungan ng pitan. Libo-libo ang nakakita ng kaligtasan sa paglipad, at ito ay nagpatuloy sa loob ng 250 taon matapos ang pagbubukas ng Reformasyon. Halos nagkaroon ng isang henerasyon ng mga Pranses sa mahabang panahon na hindi nasaksiyan ng mga alagad ng Ebanghelyo na tumakas bago ang mabaliw na galit ng umuusig. At dala nila ang katalinuhan, sining, industriya, kaayusan kung saan bilang isang panuntunan sila ay paunang kilalang magaling upang pagyamanin ang mga lupain kung saan nakakita sila ng isang pagkubukob. At habang pinupunan nila ang ibang mga bansa ng mga magagandang regalong ito, pinag-iwanan ba nila ang kanilang sarili sa kanila? Kung ang lahat ng naitaboy ngayon ay ang napanatili sa Pransya, kung sa loob ng 300 taon na ito, ang kasanayang pang-industriya ng mga itinapon ay nililinang ang kanyang lupa, kung sa loob ng 300 taon na ito, ang kanilang masining na baluktot ay nagpapabuti sa kanyang mga gawa, kung sa loob ng 300 taon na ito, ang kanilang henyo ng malikhain at makapangyariang analitiko ay napayaman ang kanyang panitikan at nalilinang ang kanyang agham. Kung ang kanilang karunungan ay gumagabay sa kanyang mga konseho, ang kanilang kagitingan na nakikipaglaban sa kanyang mga laban, ang kanilang katarungan na nagbabalangkas ng kanyang mga batas, at ang relihiyon ng Biblia, pagpapalakas ng talino at pamamahala sa budhi ng kanyang mga tao, anong kaluwalhatian sa ngayon ang nakapaloob sa Pransya? Napakaganda, maunlad at masayang bansa, isang huwaran sa mga bansa, magiging sana siya. Ngunit isang bulag at hindi may paliwanag na pagkapanatiko ay nagabol mula sa kanyang lupain. Bawat guro ng kabutihan, bawat kampyon ng kaayusan, bawat matapat na tagapagtanggol ng trono, sinabi nito sa mga kalalakihan na gagawin nilang isang tanyag at kaluwalhatian sa mundo. Piliin na magkakaroon ka isang tulos o pagpapatapon. Sa wakas, ang pagkawasak ng Estado ay kompleto. Wala nang nanatiling konsensya na may taguyod. Wala nang relihiyon na may hila sa estaka. Wala nang pagkamakabayan na inabol sa pagpapatapon. Sa paglipad ng mga Huguenots, isang pangkalatang pagtanggi ang tumira sa Pransya. Ang mga nagyayaman ng lungsod ng pagmamanapaktura ay nahulog sa pagkabulok. Ang mga mayabong na distrito ay bumalik sa kanilang likas na kagubatan.
Ang katalinuhan ng intelektual at pagdedekorasyon sa moralidad ay nagtagumpay sa isang panahon ng hindi naganap na pag-unlad. Ang Paris ay naging isang malawak na limos at ito ay tinatantya na sa pagsabog ng himagsikan. 200,000 mga paupers ang nag-angkin ng kawang gawa mula sa mga kamay ng hari. Ang mga Yeswita lamang ang umunlad sa nabubulok na bansa at namuno ng may kakilakilabot na paniniil sa mga simbahan at paaralan, mga kulungan at mga galay. Dadalin sana ng Ebanghelyo sa Pransya ang solusyon ng mga problemang pampolitika at panlipunan na gumulo sa kasanayan ng kanyang klero, kanyang hari at mga mambabatas, at sa wakas ay nahulog ang bansa sa anarkiya at pagkasira. Ngunit sa ilalim ng pamamayani ng Roma ay nawala sa mga tao ang pinagpalang aral ng tagapagligtas, ng pagsasakripisyo sa sarili at pagmamahal na hindi makasarili. Inakay sila palayo sa kasanayan ng pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti ng iba. Ang mayaman ay hindi nakakita ng saway sa kanilang pang-aapi sa dukha. Ang mahirap ay walang tulong para sa kanilang pagkaalipin at pagkasira. Ang pagiging makasarili ng mayaman at makapangyarihan ay lalong luminaw at mapang-api. Sa loob ng daang siglo, ang kasakiman at kabastusan ng marangal ay nagresulta sa pagiging pangingikil sa magsasaka. Pinayuan ng mayaman ang mahirap at kinamuhian ng mahirap ang mayaman. Sa maraming mga probinsya, ang mga lupain ay hawak ng mga maharlika at ang mga klase sa paggawa ay nangungupahan lamang. Sila ay nasa awa ng kanilang mga Panginoong may lupa at pinilit na sumuko sa kanilang labis na kahilingan. Ang pasanin ng pagsuporta sa kapwa simbahan at estado ay nahulog sa gitna at mas mababang mga klase na magbubuwis ng mga otoridad ng sibil at ng klero. Ang kasiyahan ng mga maharlika ay tinuturing na kataas-taas ang batas. Ang mga magsasaka at ang mga manggagawa ay maaaring magutom. Ang mga tao ay napilitan sa bawat pagliko upang kumonsulta sa eksklusibong interes ng may-ari. Ang buhay sa agrikultura ng mga manggagawa ay walang tigil na trabaho at hindi pa nakakabagayang pagturusa. Ang kanilang mga reklamo, kung mga hasman silang magreklamo, ay taratratuhin ng walang kabuluhan. Ang mga korte ng hustisya ay laging nakikinig sa isang marangal na laban sa isang magbubukid. Kilalang-kilalang tinanggap ng mga hukom at ang pinakahusay na kapris ng aristokrasya ay nagkaroon ng lakas ng batas sa bisa ng sistemang ito ng pandaigdigan. Sa mga buwis na ibinawas mula sa commonality ng mga sekular na nagpapalaki sa isang banda at ng mga pari sa kabilang banda, hindi natagpuan ang kalahati patungo sa kaban ng bayan o pang-episkopal, ang natitira ay nasayang sa labis na kasiyahan sa sarili. At ang mga lalaking nag-iikahos sa kanilang kapwa, ang nasasakupan ay hindi na nabubuwis at may karapatan sa batas o custom sa lahat ng mga tipanan ng estado. Ang mga pribilehiyong klase ay umabot sa 150,000 at para sa kanilang kasiyahan na milyon-milyong inatulan sa walang pag-asa at nakakahiya na buhay. Ang korte ay binigyan ng karangyaan at kabastusan. Mayroong maliit na kumpiyansa na mayroon sa pagitan ng mga tao at mga pinuno. Ang hinala ay nakakabit sa lahat ng mga hakbang sa gobyerno bilang pagdidisenyo at makasarili sa loob ng higit sa kalahating siglo bago ang panahon ng himagsikan ang trono ay sinakop ni Louis na 15. Na kahit sa mga masasamang panahong iyon ay nakikilala bilang isang indolent, walang kabuluhan at sensual na monarch. Sa isang masama at malupit na aristokrasya at isang naghihikahos at ignorante na mas mababang uri, pinahiya ang estado sa estado at ang mga tao ay nagalit. Hindi na ito kailangan ng mata ng propeta upang makita ang isang kakilakilabot na paparating na pagsiglab. Sa mga babala ng kanyang mga tagapayo, ang hari ay nakasanayan na sumagot. Subukan na gawin ang mga bagay na hanggat ako ay nabubuhay. Pagkatapos ng aking kamatayan ay maaaring maging katulad nito. Ito ay walang kabuluhan na inihimok ang pangangailangan ng reforma. Nakita niya ang mga kasamaan,
ngunit walang lakas ng loob o kapangyarihan na salubungin sila. Ang tadhana na naghihintay sa Pransya ay ngunit tunay na nakalarawan sa kanyang tamad at makasariling sagot, pagkatapos ko ang dilubyo. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa panilibugho ng mga hari at mga nagaharing uri, naimpluwensyahan sila ng Roma na panatilihin ang pagkaalipin ng mga tao, na nalalaman ang estado ay magiging mahina at nilalayo ng pamamaraang ito upang mapanatili ang pareho mga pinuno at mga tao sa kanyang pamamahala. Sa malayoang patakaran na napansin niya na upang maalipin ang mga tao ng epektibo, ang mga kadena ay dapat na nakatali sa kanilang kaluluwa. Natiyak na paraan upang maiwasan ang mga ito mula sa pagtakas sa kanilang pagkaalipin ay upang bigyan sila ng walang kakayahan sa kalayaan. Ang 1,000 beses na mas kailalakbot kaysa sa physical na pagdurusa na nagresulta mula sa kanyang patakaran ay ang pagkasira ng moralidad. Hindi tinanggap ang Biblia at pinabayaan ang mga aral ng pagkapanatiko at pagkamakasarili. Ang mga tao ay nabalutan ng kamangmangan at pamahiin at lumubog sa bisyo, kung kaya't sila ay ganap na hindi nababagay para sa pamamahala ng sarili. Ngunit ang katuparan ng lahat ng ito ay malawak na naiiba mula sa inilaan ng Roma, sa halip na itago ang masa sa isang bulag na pagsumite sa kanyang mga dogma, ang kanyang gawain ay nagresulta sa paggawa sa kanila ng mga infidels at revolusyonista. Romanismo ay kinamuian nila bilang isang pagkasaserdote. Nakita nila ang klero bilang isang partido sa kanilang pang-aapi. Ang tanging Diyos na alam nila ay ang Diyos ng Roma. Ang kanyang pagtuturo ay ang kanilang relihiyon lamang. Itinuring nila ang kanyang kasakiman at kalupitan bilang lehitimong bunga ng Biblia at wala sana sila rito. Maling ipinakilala ng Roma ang katangian ng Diyos at binago ang kanyang mga hinihiling, at ngayon ay tinanggihan ng mga tao ang Biblia at ang may akda nito. Sila ay nangangailangan ng isang bulag na pananampalataya sa kanyang mga dogma sa ilalim ng pagpapanggap parusa ng banal na kasulatan. Sa reaksyon, tinapon ni Voltaire at ng kanyang mga kasama ang salita ng Diyos nang sama-sama at kumalat saanman ang laso ng pagtataksil. Ang Roma ay binagsak ang mga tao sa ilalim ng kanyang bakal na takong, at ngayon ang masa na pasama at napintas sa kanilang pag-atras mula sa kanyang paniniil ay itinapon ang lahat ng pagpipigil. Galit na galit sa kumikinang na daya na kung saan matagal na nilang binigyan ng paggalang, sabay nilang tinanggihan ang katotohanan at kasinungalingan at nagkakamali ng lisensya para sa kalayaan, ang mga alipin ng bisyo ay nagalak sa kanilang naisip na kalayaan. Sa pagbubukas ng himagsikan, sa pamamagitan ng isang konsesyon ng hari, ang mga tao ay binigyan ng isang representasyon na higit sa mga maharlika at pinagsamang mga pari. Sa gayon, ang balanse ng kapangyarihan ay nasa kanilang mga kamay, ngunit hindi sila handa na gamitin ito ng may karunungan at katamtaman. Sa angat na mapabayaan ng mga maling naghirap, nagpasya silang isagawa ang muling pagtatayo ng lipunan. Isang galit na mamamayan na ang isipan ay puno ng mapait at matagal nang itinatangi na alaala ng mali, ay nagpasyang baguhin ang kalagayan ng pagdurusa na naging hindi maagaw at ipagiganti ang kanilang mga sarili sa mga itinuring nilang mayakda ng kanilang pagdurusa. Ginawa ng mga api ang aral na natutunan sa ilalim ng malupit at naging mga mapang-api sa mga umapi sa kanila. Ang hindi masayang Pransya ay nag-ani sa dugo ng ani na kanyang nasig. Kakilakilabot ang mga resulta ng kanyang pagsumite sa kontrol ng kapangyarihan ng Roma, kung saan ang Pransya sa ilalim ng impluwensya ng Romanismo ay nagtaguyod ng unang stake sa pagbubukas ng Reformasyon. Doon, itinatag ng Revolusyon ang unang gilutin nito. Sa mismong lugar kung saan ang mga unang martir sa pananampalatayang Protestante ay sinunog noong 16th siglo, ang mga unang biktima ay nagarote ng 18th.
sa pagtataboy ng ebanghelyo na maaaring magdala sa kanya ng paggaling, binuksan ng Pransya ang pintuan ng pagtataksil at pagkasira. Nang ang mga pagpigil sa kautusan ng Diyos ay itinakwil, nalaman na ang mga batas ng tao ay hindi sapat upang pigilan ang malakas na pagtaas ng pag-iibigan ng tao, at ang bansa ay nagwalis sa pag-aalsa at pag-anarkiya, ang giyera laban sa Biblia ay nagpasinaya ng isang panahon na nakatayo sa kasaysayan ng mundo bilang Reign of Terror. Ang kapayapaan at kaligayahan ay nawala sa mga tahanan at puso ng mga tao. Walang sinumang ligtas. Siya na nagtagumpay ngayon ay pinaghihinalaan. Hinatulan bukas, ang karahasan at pagnanasa ay pinangahawakang hindi mapag-aalinlangan. Napilitan ng hari, klero at mga maharlika na sumuko sa mga kalupitan ng isang nasasabik at baliw na tao. Ang kanilang pagkauhaw sa pag-iganti ay pinasigla lamang ng pagpapatupad ng hari, at ang mga nagpasiya sa kanyang kamatayan ay sumunod sa kanya sa scaffold. Natukoy ang isang pangkalatang pagpatay sa lahat ng pinaghihinalaan na puot sa himagsikan. Ang mga kulungan ay masikip, nang sabay-sabay na naglalaman ng higit sa 200,000 mga bihag. Ang mga lungsod ng kaharian ay napuno ng mga tanawin ng kakilabutan. Ang isang partido ng mga revolusyonista ay laban sa isa pang partido, at ang Pransya ay naging isang malawak na larangan para sa pagtatalo ng masa na suway ng galit ng kanilang mga hilig. Sa Paris, ang isang kaguluhan ay nagtagumpay sa isa pa, at ang mga mamamayan ay nahati sa isang medley ng mga paksyon na tila walang hangad sa walang iba kundi ang kapwa pagpuksa. At upang idagdag sa pangkalatang pagdurusa, ang bansa ay nasangkot sa isang matagal at nagwawasak na giyera sa mga dakilang kapangyarihan ng Europa. Ang bansa ay halos nalugi. Ang mga hukbo ay nagsusumika para sa mga atraso ng sweldo. Ang mga Parisyan ay nagutom. Ang mga lalawigan ay nasayang ng mga briganda. At ang mga sibilisasyon ay halos napapatay sa anarkiya at disensya. Napakahusay na natutunan ng mga tao ang mga aral ng kalupitan at pagpapahirap ng masigasig na itinuro ng Roma. Isang araw ng pag-iiganti sa wakas ay dumating. Hindi ang mga disipulo ni Jesus ang itinapon sa mga piitan at hinila papunta sa estaka. Matagal na ang nakalilipas na ito ay namatay o naitulak sa pagpapatapon. Ang walang habas na Roma ay naramdaman ngayon ang nakamamatay na kapangyarihan ng mga taong sinanay niya upang galakin ng mga gawa ng dugo. Ang halimbawa na pag-uusig na ipinamalas ng klero ng Pransya sa napakaraming edad, ngayon ay nasagot sa kanila ng lakas ng paghihiganti. Ang mga scaffold ay namula sa dugo ng mga pari. Ang mga galley at mga kulungan na dati ay masikip sa mga Huguenots ay ngayon napuno ng mga umuusig sa kanila. Nakadena sa bench at pinaghirapan sa pagsaguan, naranasan ng klerong Romano-Katoliko ang lahat ng mga aba na malayang idinulot ng kanilang simbahan sa mga banayad na erehe. Pagkatapos ay dumating ang mga araw na iyon, kung saan ang pinakabarbaro ng lahat ng mga pagpapahirap ay pinangasawaan ang pinakabarbaro ng lahat ng tribunals. Nang walang sinumang makasalubong sa kanyang mga kapitbahay o manalangin, nang walang peligro na gumawa ng isang krimen sa kapital. Kapag ang gilutin ay mahaba at masipag sa pagtatrabaho tuwing umaga, kapag ang mga kulungan ay napuno ng malapit sa mga hawak ng isang barkong pangalipin, nang tumakbo ang mga kanal na may dugo sa Sien. Habang ang pang-araw-araw na karito ng mga biktima ay dinala sa kanilang kapahamakan sa mga kalye ng Paris, ang mga prokonsul na ipinadala ng soberanya ng komite sa mga kagawaran ay nagalak sa labis na kalupitan na hindi alam kahit sa kabisera. Ang konsilyo na nakamamatay na makina ay tumaas at napakabagal para sa kanilang gawain ng pagpatay. Mahabang hanay ng mga bihag ay pinutol ng grapeshot. Ang mga butas ay ginawa sa ilalim ng masikip na mga lansa. Sa Lyons ay naging isang disyerto. Sa Arras, kahit na ang malupit na awa ng isang mabilis na kamatayan ay tinanggihan sa mga bilanggo. Lahat sa mga silyore mula sa Saumur hanggang sa dagat, napakaraming kawan ng mga uwak at kuting na nagpiesta sa mga hubad na bangkay na pinagsama
sama sa mga kakilakilabot na yakap. Walang awa na ipinakita sa kasarian o edad. Ang bilang ng mga batang babae at batang lalaki na 17 gulang ay pinaslang ng naitatakwil na pamahalaan ay mabibilang ng daan-daan. Ang mga sanggol na napunit mula sa dibdib ay itinapon mula sa pike hanggang pike sa mga ranggo ng akubin. Sa maikling panahon ng 10 taon, marami ang namatay. Ang lahat ng ito ay tulad ng pag-ibig ni Satanas. Ito ang para sa mga edad na siya ay nagtatrabaho upang makasiguro. Ang kanyang patakaran ay panlilinlang mula una hanggang uli. At ang kanyang matibay na hangarin ay magdala ng aba at kalungkutan sa mga tao upang mapahamak at madungisan ang pagkagawa ng Diyos. Upang sirain ang banal na mga hangarin ng kabutihan at pag-ibig at sa gayon ay magdulot ng kalungkutan sa langit. Pagkatapos ng pamamagitan ng kanyang mapanindang na sinig, ay binubulag niya ang isipan ng mga tao at inaakay sila na ibalik ang kasalanan ng kanyang gawain sa Diyos, na parang lahat ng pagpapahirap na ito ay bunga ng plano ng lumika. Sa katulad na paraan, kapag ang mga taong napasama at ginawang brutal sa pamamagitan ng kanyang malupit na kapangyarihan ay nakamit ang kanilang kalayaan, hinihimok niya sila sa labis at kalupitan. Pagkatapos, ang larawang ito ng walang pigil na lisensya ay tinuro ng mga malupit at mapangapi bilang isang paglalarawan ng resulta ng kalayaan. Kapag may napansin na kamalian sa isang katotohanan, tinatakpan lamang ito ni Satanas sa ibang magkaila. At maraming tao tumatanggap nito nang makita ng mga tao na ang Romanismo ay isang panlilin lang at hindi niya maaaring sa pamamagitan ng ayensya na ito na umantong sa kanilang paglabag sa batas ng Diyos. Hinimok niya sila na isaalang-alang ang lahat ng relihiyon bilang isang daya at ang Biblia bilang isang pabula at isinasantabi ang mga banal na batas. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa walang pigil na kasamaan. Ang nakamamatay na kamalian na nagdulot ng ganitong aba para sa mga naninirahan sa Pransya ay ang pagwawalang bahala sa isang dakilang katotohanan na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa loob ng mga batas ng Diyos. O kung ikaw ay makinig sa aking mga utos, kung gayon ang iyong kapayapaan ay parang isang ilog at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa masasama. Ngunit ang sinumang makinig sa akin ay tatahan na ligtas at tatahimik sa takot sa kasamaan. Ang mga ateista, infidels, apostates at sumasalungat at tumutuligsa sa batas ng Diyos, ngunit ang mga resulta ng kanilang impluensya ay nagpatunay na ang kagalingan ng tao ay nakasalalay sa kanyang pagsunod sa mga banal na batas. Ang mga hindi babasahin ang aralin mula sa aklat ng Diyos ay inaanyayahan na basahin ito sa kasaysayan ng mga bansa. Nang gumawa si Satanas sa pamamagitan ng Roman Church upang ilayo ang mga tao sa pagsunod, ang kanyang ahensya ay itinago at ang kanyang gawain ay napakubli na ang pagkasira at pagdurusa na nagresulta ay hindi nakita na bunga ng paglabag at ang kanyang kapangyarihan ay nabigil sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu ng Diyos na ang kanyang mga hangarin ay pinigilan na maabot ang kanilang buong bunga. Ang mga tao ay hindi natunto ng epekto sa sanhi nito at tuklasin ang pinagmula ng kanilang mga pagdurusa. Ngunit sa imagsikan, ang batas ng Diyos ay lantarang itinabi ng pambansang konseho at sa sumunod na reign of terror, ang paggana ng sanhi at bunga ay maaaring makita ng lahat. Nang tanggihan ng Pransya ang publiko sa Diyos at isinantabi ang Biblia, ang masasamang tao at espiritu ng kadiliman ay nagalak sa kanilang pagkamit ng bagay na matagal nang hinahangad. Isang kaharian na malaya sa mga pagpipigil ng batas ng Diyos dahil ang hatol laban sa isang masamang gawain ay hindi mabilis na naisasakatuparan sa makatawid, ang puso ng mga anak ng mga tao ay ganap na naitakda sa kanila upang gumawa ng kasamaan. Ngunit ang paglabag sa isang makatarungan at matuwid na batas ay hindi maiiwasang magresulta sa pagdurusa at pagkasira kahit na hindi binisita. Nang sabay-sabay sa mga paghuhusga, ang kasamaan ng mga tao ay gayon paman
tiyak na ginagawa ang kanilang tadhana. Ang mga daang siglo ng pagtalikod at krimen ay nag-iimbak ng galit laban sa araw ng paghihiganti. At nang ang kanilang kasamaan ay puno na, ang mga humamak sa Diyos ay huli nang natutunan na ito ay isang nakakatakot na bagay na naubos ang banal na pasensya. Ang nagpipigil sa diwa ng Diyos na nagpapataw ng isang tseke sa malupit na kapangyarihan ni Satanas ay inalis ng isang malaking sukat. At siya na ang tanging kasiyahan ay ang kabag-habag ng mga tao ay pinahihintulutan na magtrabaho ang kanyang kalooban. Ang mga pumili ng serbisyo ng pag-iimagsik ay naiwan upang mag-ani ng mga bunga nito hanggang sa ang lupain ay napuno ng mga krimen na masyadong kakilakilabot para sa panulat upang subaybayan. Mula sa nawasak ng mga lalawigan at nawasak ng mga lungsod ay narinig ang isang kakilakilabot na sigaw, isang daing na matinding pagpapahirap. Ang Pransya ay napailang na parang isang lindol. Reliyon, batas, kaayusan sa lipunan, pamilya, estado at simbahan, lahat ay pinukpok ng masamang kamay na binuhat laban sa batas ng Diyos. Tunay na nagsalita ang pantas, ang masasama ay mauhulog sa kanyang sariling kahit na ang isang makasalanan ay gumawa ng kasamaan ng daang beses at ang kanyang mga araw ay pahaba, gayon may alam kong mabubuti sa kanila na may takot sa Diyos na natatakot sa harap niya, ngunit hindi makakabuti sa masama. Kawikaan, Kabanata 11, talatang 5. Eclesiastes, Kabanata 8, talatang 12 at 13. Kinamumuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Sumakatuwid ay kakain sila ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagawian. Kawikaan, Kabanata 1, talatang 29 at 31. Ang mga tapat na saksi ng Diyos, pinatay ng mapang-abusong kapangyarihan na umakyat mula sa kailalimang hukay, ay hindi nagtagal upang manahimik. Matapos ang 3 araw at kalahati, ang espiritu ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila ay tumayo at may malaking takot sa kanila na nakakita sa kanila. Apokalipsis, Kabanata 11, talatang 11. Noong 1773 na ang mga pasiya na nagwawaksi sa reliyong Kristiyano ay sinasantabi ang Biblia ay pumasa sa French Assembly. 3 taon at kalahati ang lumipas ang isang resolusyon na nagwawaksi sa mga atas na ito kung kaya't nagbibigay ng pagpapaubaya sa banal na kasulatan at pinagtibay ng iisang katawan. Ang mundo ay natigilan sa labis na pagkakasala na nagresulta mula sa pagtanggi sa sagradong arakulo. At kinilala ng mga tao ang pangangailangan ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita bilang pundasyon ng kabutihan at moralidad. Sinabi ng Panginoon, "Sino ang iyong pinusta at nilapastanganan? At laban kanino mo, itinataas ang iyong tinig at itinaas ang iyong mga mata sa itaas. Laban sa banal na Israel." Isayas, Kabanata 37, talatang 23. Kaya't narito, ipakikilala ko sa kanila. Sa isang beses ay ipakikilala ko sa kanila ang aking kamay at ang aking kalakasan. At kanilang malalaman na ang aking pangalan ay Panginoon. Jeremias, Kabanata 16, talatang 21. Patungkol sa 2 saksi, ang propeta ay nagpahayag pa. At narinig nila ang isang malaking tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito." At sila ay umakyat sa langit sa isang ulap at nakita sila na kanilang mga kaaway. Apokalipsis, Kabanata 11, talatang 12. Mula nang makipagdigmaan ang Pransya sa 2 saksi ng Diyos, pinarangalan sila ng dati. Noong 1804, ang British and Foreign Bible Society ay naayos. Sinundan ito ng mga katulad na samahan na may maraming mga sangay sa kontinente ng Europa. Noong 1816, itinatag ang American Bible Society. Nung mabuo ang British Society, ang Biblia ay nailumbag at naikalat sa 50 wika. Mula noon, isinalin ito sa daan-daang mga wika at dialekto. Sa loob ng 50 taon bago ang 1772, kaunting pansin ang binigay sa gawain ng mga dayuhang misyon.
Walang mga bagong lipunan na nabuo at kakaunti lamang ang mga simbahan na gumawa ng anumang pagsisikap para sa pagkalat ng Kristiyanismo sa mga pagano na lupain. Ngunit sa pagtatapos ng 18th siglo, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang mga kalalakihan ay hindi nasiyahan sa mga resulta ng pangangatwiran at pagtanto ang pangangailangan na banal na pagpapahayag at pang-eksperimentong reliyon. Mula sa oras na ito, ang gawain ng mga dayuhang misyon ay nakamit ang isang walang uliran, paglago. Ang mga pagpapabuti sa paglilimbag ay nagbigay ng isang puwersa sa gawain ng pagpapaikot ng Biblia. Ang nadagdagang mga pasilidad para sa komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang mga bansa, ang pagkasira ng mga sinaunang hadlang ng prejudice at pambansang pagiging eksklusibo at pagkawala ng sikulat na kapangyarihan ng pontiff ng Roma ay nagbukas ng daan para sa pagpasok ng salita ng Diyos. Sa loob ng ilang taon, ang Biblia ay pinagbibiling walang pagpipigil sa mga lansanga ng Roma at ngayon ay dinala sa bawat bahagi ng nakagawian ng mundo. Ang mga taong hindi tumapat kay Voltaire ay minsan nagmamalaki na sinabi, "Pagod na ako sa pandinig na paulit-ulit sa mga tao na 12 kalalakihan ang nagtatag ng relihiyong Kristiyano. Patutunayan ko na ang isang tao ay maaaring sapat na upang ibagsak ito. Lumipas ang mga henerasyon mula nang siya ay namatay. Milyon-milyon ang sumali sa giyera batay sa Biblia. Ngunit ito ay napakalayo mula sa pagkawasak na kung saan mayroong 100 na panahon ni Voltaire, mayroon na ngayong 10,000 o 100,000 mga kopya ng libro ng Diyos sa mga salita ng isang maagang reformador patungkol sa simbahang Kristiyano. Ang Biblia ay isang anvil na naubos ang maraming martilyo." Sinabi ng Panginoon, "Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang uunlad, at ang bawat dila na babangon laban sa iyo sa paghukom ay iyong hatulan." Isayas, Kabanata 54, talatang 17. Ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat ng kanyang mga utos ay sigurado. Ang mga ito ay matatatag na nakatayo magpakailanman at ginagawa. At ginagawa ang katotohanan at katuwiran. Isayas, Kabanata 48. Mga awit, 111, talatang 7-8. Anuman ang itinayo sa otoridad ng tao ay ibabagsak, ngunit ang itinatag sa bato ng hindi mababago na salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At yun po mga kapatid, ang kabuuan ng Kabanata 15, ang Biblia at ang French Revolution. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama at pagsubaybay sa pagbabasa at pag-aaral ng libro ang Malaking Tunggalian. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa mga katotohanan na aming nasaksiyan sa pagbabasa ng kabanatang ito. Nawa po kami ay maraming natutunan at maraming mga bagay na aming magamit upang kami patuloy na makapaglingkod at maging pagpapala sa aming kapwa. Ito lang po ang talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa kasunod pong kabanata.